Hey guys, welcome back to our YouTube channel. And for this video, we will be having a grammar lesson and their topic is subject-verb agreement. Dito kasi madalas na nagkakamali ang iba when it comes to English grammar. But in this video, I assure you na pagkatapos mong mapanood ang video na to, alam mo na ang basic concept ng subject-verb agreement. But before anything else, make sure na naka-like ka na sa video natin, naka-subscribe ka na rin sa channel natin, and don't forget to hit the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season at nag-a-upload tayo ng videos kung saan natin sineshare ang mga technique na nagagamit natin para maging mas mahusay at mas mabilis tayo sa paggawa ng ating school requirements. Nag-a-upload din po tayo ng iba pang motivational videos at English tutorial videos. Kaya kung gusto nyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell and always feel free to share our videos sa iba. Okay, let's get straight to the point. Maraming rules ang subject-verb agreement at hindi natin madidiscuss lahat yan sa video na to. Pero ang basic rule ng subject-verb agreement ay singular subject takes singular verb while plural subjects take plural verb. Anong ibig sabihin nun? Kapag singular ang subject, ipapares mo siya sa singular verb. Kapag plural ang subject, ipapares mo siya sa plural verb. Para sa mga viewer natin na beginners pa lang, pag sinabi nating singular, ibig sabihin isa lang. Pag sinabi naman nating plural, ibig sabihin marami. Two or more. Magbigay tayo ng examples ng singular at plural subjects. Halimbawa, kapag nouns ang subject sa sentence, kapag sinabi nating bag, singular yon. Pero pag sinabi nating bags, yung may S, plural yon. Kasi ibig sabihin marami ng bags. Andyan din yung box. And then, ang plural niya ay boxes. Meron din namang mga irregular nouns na hindi S ang dinadagdag para maging plural siya. Halimbawa, andyan yung child kapag singular. Then kapag plural na ay children. Andyan din naman yung thesis. At kapag plural na, magiging thesis. Ay, ang hirap na ngang gumawa ng isang thesis. Paano pa kapag thesis, di ba? Anyways, kapag gusto mo ng tips kung paano gumawa ng thesis, meron tayong mga video sa ating channel. Check nyo na lang sila mamaya. Pero hindi naman laging plural form ng isang noun ang masasabi nating plural subjects. Pwede rin yung halimbawa, Carl and Jake. Ayan. Plural subject yan kasi dalawa yung pinag-uusapan, si Carl at si Jake. So as long as marami ang pinag-uusapan, makaklasify natin siya as plural subjects. Pwede ring maging subject sa sentence ang pronouns. And in that case, ang he, she, at it ay singular subjects, while ang we, they, I, and you ay makaklasify as plural subjects. Baka isipin nyo, bakit plural ang I, ako, isa lang yon. Tapos yung you, na ikaw, isa lang din naman yon. May video tayo dyan. Diniscuss natin yan dun sa video natin na M is R. Pwede nyo na lang siyang panoorin mamaya. Now, dun naman tayo sa singular and plural verbs. Kanina, kapag walang S yung noun, singular siya. And then kapag may S, plural siya. Pero sa verb, kabaligtaran. Kapag may S, singular. Kapag walang S, plural. Bigay tayo ng example. Pag sinabi nating walk, plural verb yun. Pero pag sinabi nating walks, singular verb yun. Another one, the word teach is a plural verb, while the word teaches is a singular verb. Same as go, which is a plural verb, while goes, which is a singular verb. Madali lang, di ba? Ipapares natin ang singular subject sa singular verb. Bigay tayo ng example. Let's say ang subject natin sa sentence ay kid. Anong ipapares natin sa kid? Eat or eats? Tama. Eats. Kasi ang kid ay singular.
at kailangan niya ng singular verb. Alin ba ang singular sa eat at eats? O di yung may s, di ba? Tandaan natin, baliktad sa verb, no? Yung may s, yun ang singular. Kaya ang tamang sagot dyan ay eats. Kapag nilagay natin sa sentence, the kid eats his breakfast. Hindi mo pwedeng sabihin, the kid eat his breakfast. Mali yun. Ang tama, the kid eats his breakfast. Another example, what if ang subject sa sentence ay stars? Saan mo siya ipapares na verb? Shine or shines? Very good. Shine. Kasi ang stars ay plural. May S, di ba? So, kailangan niya ng plural verb. At ang plural verb ay yung walang S, which is shine. Stars, shine. Kaya kapag ginamit natin sa sentence, the stars shine brightly. Ah, di ba? What if dog and cat sleep or sleeps? Tama, sleep. Kasi ang dog and cat ay plural subject. Diba, dalawa na yung pinag-uusapan, aso at saka pusa. Kaya kailangan niya ng plural verb. So, sleep. O diba, madali lang, basta tatandaan nyo, singular subject takes singular verb while plural subjects take plural verb. Siyempre, katulad ng sabi ko kanina, marami pang rules sa subject-verb agreement. Pero magiging komplikado naman yung video natin kapag pinag-usapan natin lahat. So for this time, that's enough. We've learned the basics, and I believe that this can already improve your English skills, lalo na kung beginner ka pa lang na nag-aaral ng English. And don't worry, kasi mag-upload pa naman tayo ng marami pang videos. Just make sure to click the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. But to further master your learning, let's just have a short test. I will be flashing 5 items on your screens, and you will be identifying the correct form of the verb to be used in each sentence. Are you ready? Let's start! Oh, naka-perfect ka ba? Di ba madali lang mag-English? Comment mo naman yung score mo sa baba para makita natin yung progress mo. At bago tayo matapos, shoutout muna sa ilan nating subscribers. Shoutout po kina Johan, April John Pacheco, at Mark Anthony B. Abiso. Shoutout! Please feel free to follow me on my other social media accounts, Facebook page, Instagram, and TikTok, for more exclusive posts. Again, thank you so much guys for watching, and see you on our next video.